magandang gabi ulit po sa bawat isa sa atin. Another Friday ulit po ng ating prayer meeting. At alam ko po ang bawat isa ay handa na po na tayo ay manalangin. Manalangin natin ang ating Bansang Pilipinas, ang ating church at ang ibang bansa. Amen. So, hayaan niyo po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po no, ng ganitong commitment sa Panginoon. Ang bawat isa po sa atin ay gusto po na mag-share no, kahit konti lang po. At alam ko naman po, tayo po ay nakaready na sa pananalangin. Amen po. Sige po. Alam niyo po, ang prayer, sabi niya ay, ito po ay, this is opportunity no, to spend time with God. Ito yung isang oportunidad na tayo ay maglaan ng oras natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At may mga panalangin tayo na alam po, alam niyo po, naaalala ko noong past week ay ang dami pong nag-testimony regarding po sa mga blessing na natanggap nila sa Panginoon, yung mga pabor ng Panginoon na natanggap nila. At alam ko po ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang testimony ng mga pabor na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam ko po na kami po, ang pamilya namin, ay binigyan din po ng malaking pabor ng Panginoon. Amen? Sa mga nangyari sa amin. And alam namin na ang lahat ng ito ay may kadahilanan at ito ay plano at may plano ang Diyos sa bawat isa sa amin. Alam niyo naman po yung mga nakaraan namin, itong mga past few weeks. Pero alam niyo po, andun yung lungkot, andun yung saya. Pero alam niyo po ba kung anong meron? Meron kaming peace. Amen. Isang kapayapaan na hindi maibigay ng mundo, kundi ang makapagbibigay lamang ay ang ating Panginoon. Amen po. Sabi niya po, ang panalangin ay kinukuha natin, amen, sa pamamagitan upang magkaroon tayo ng lakas espiritual. Amen? So, pag nananalangin ka, ang kinukuha mo ay kailangan mo makuha yung lakas na galing sa Panginoon. Ang physical ay pwede mong pakainin ng literal na pagkain. Pero ang spiritual po natin ay nakukuha natin sa pamamagitan lamang ng pananalangin. Amen po? Bilang mga Kristiyano po ay kailangan po nating manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at doon po papasok ang faith. Saan po ba nanggagaling yung faith? Di ba po? Pag nananalangin tayo, andun yung pananampalataya mo sa Diyos, yung mga nabasa mo sa Bible, sinasabi mo sa Panginoon, ino-offer mo sa Panginoon, na Panginoon, ito yung sinabi mo, amen, sa Deuteronomy 31 verse 6, Lord, ino-offer mo sa panalangin mo, nandun yung pananampalataya natin. Pero bago ka mo may mangyari yun, kailangan mo munang alam mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi niya po, alam niyo po, sa Bible, kung maaalala niyo po yung kwento ni Daniel, 3 times siyang nanalangin. Nagkaroon, alam niyo po, ang story ni Daniel po naman ay isang napakagandang huwaran po bilang lingkod ng Diyos. Si Daniel po ay mabait, masipag, amen, tapat sa Panginoon, tapat sa kay Haring Dario. Amen. Yung time na yun, no, dumating siya sa point na kahit anong gandang pinakikita niya doon sa pamamahala niya. Amen. Sa pamumunin Haring Dario. Pero nandun pa din, may mga kasamahan pa rin siya sa tungkulin na naiinggit sa kanya. Amen? Ano po ang naging dahilan nito? Sabi nung dalawa, no, nakasamahan niya, sabi niya, kailangan mapabaksak natin itong si Daniel kasi nagiging favorite na siya o naging apple of the eye na siya ni Haring Dario. Amen? Isa lang, hindi nila mapabaksak dahil sa sobrang mabait, karunungan, madasalin. Amen. Matapat sa Diyos itong si Daniel. Isa lang ang naisip nila. Amen. Sa loob ng 30 days ay ipagbabawal nila ang manalangin malibang si Haring Dario lamang ang kanilang papanalanginan. Amen. At alam nila, doon nila mapababaksak si Daniel. Nang time na yun, nalaman ni Daniel, ano pong ginawa niya? Hindi niya inisip yun, nanalangin pa rin siya ng 3 beses, isa sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Amen? Ano pong point po natin doon? Kahit anong hadlang mo, may mga problema, may mga papasok na hadlangan ang buhay Kristyanismo, pero nandun yung paglalaban mo. Anong ginawa ni Daniel? Ipinaglaban niya, nanalangin pa rin siya sa kabila ng ganon yung kautusan na nilagdaan ni Haring Dario. Ang hindi alam ni Daniel ay nakamasid pala sa kanya
Amen. Yung mga tao at yung dalawa na kasamahan niya sa tungkulin, sa nanunungkulan. At yun, eh, pinarating nila, eh, kay Haring Dario. Kahit po si Haring Dario is apple of the eye niya si ano eh, si Daniel. Pero wala siyang magawa. Dahil yun ay isang batas. Amen. So, nung time na yun, sinabi nila, kailangan etong si Daniel, amen, ay maparusahan at itapon sa leon. Ito po. Ang isang Kristiyano, kahit anong gawin mo, amen, darating at darating yung ngahad lang sa buhay Kristyanismo mo. Amen. Kahit anong andoon yung paglilingkod mo, pero darating talaga sa iyo yun eh. Amen. Sa mga nangyari, no, hindi na lang po ako lalayo sa buhay namin, andun yung paglilingkod mo, andun yung katapatan mo sa Diyos. Amen. Pwede mo nga tanungin eh, ang Diyos. Amen. Pero sino tayo para magtanong sa Diyos? Pero kailangan alam mo yung kasagutan, bakit nangyayari ito. Yung kasakit na naramdaman, amen, ng pamilya namin na hanggang ngayon. Pero alam namin, amen, na sa kabila nun, nandun pa rin yung kapayapaan sa mga puso namin. Alam niyo po, walang gabi, walang araw na hindi namin namimiss. Amen, ang nanay namin, umiiyak kami. Kahapon lang, kausap namin sa Pastor Boy. Talagang andun eh. Pero alam niyo po, maganda doon, yung espiritu mo ay pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So, sa madaling salita po, si Daniel ay kinuha. Amen. Halos ayaw payagan ng damdamin ni Haring Dario kasi alam niya kung gaano kapait. Amen. At maaasahan si Daniel. Pero kailangan niya sundin yung batas. Kailangan niyang itapon sa leon si Daniel. Pero ano po ang sabi niya? Nung gabi na yon, yung hari ang naniniwala kay Daniel na iingatan siya ng Diyos. Sabi niya, ipagtatanggol ng Diyos niya. Amen, si Daniel. Itinapon sa mga leon. Ano pong nangyari? No, binusalan ng mga anghel ang bibig ng leon. Sa ating mga Kristiyano ngayon, bilang mga Kristiyano, dumadating yung time na talagang akala mo, ano, end of the world na sa'yo. O parang wala ka nang magawa. Lalo na kung masyadong apektado yung nangyari sa'yo. Yung pagtapon niya sa leon, isang problema na papaano Panginoon, matatakot ka. Kakainin ako dito. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, pero buo ang loob ni Daniel. Amen po, na hindi siya maano kasi may Diyos siya na magtatanggol sa kanya. Amen, yung mga time na yun po, si Daniel po, amen, ay nandun sa loob ng leon. Andun sa mga leon. At si Haring Dario, amen, talagang hindi siya mapakali. Maaga pa, pununtahan niya. Amen, kasi naniniwala siya na ang Diyos ni Daniel, amen, na pinaniniwalaan ni Daniel ay ililigtas siya. Nung time na yun, pinuntahan niya maaga at nandun yung feeling niya na buhay itong si Daniel. Nung tawagin niya, sumagot si Daniel. Akala po natin, minsan pag nandun na tayo sa leon ng buhay natin, nakaharap mo na yung leon. Akala po natin ay wala na tayong kasama at lalapain at kakainin ka na ng leon. Kakainin ka na ng problema mo, kakainin ka ng sakit mo, kakainin ka ng takot mo. Pero hindi eh, bubusalan ng Diyos yung leon para hindi ka maano, para hindi ka masaktan. Tayo po bilang mga Kristiyano, yung prayer ni Daniel, amen, nanalangin siya sa daloob ng kulungan na yon. Tayo po ay nananalangin para busalan yung leon ng buhay natin. Amen. Yung leon na pwede kang takmain kahit anong oras. Pero kailangang mabusalan yun. At dahil sa panalangin natin, bubusalan ng Diyos, amen, ng anghel, para masagot yung mga panalangin mo, para hindi ka masaktan, para hindi ka magkasakit, para yung mga tanong natin sa Diyos ay masasagot. Amen? So, prayer lang po ang nangyari. Amen po? Kailangan po lang natin manalangin. Sabi niya po, sa 1 John 5:14-15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingiin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na hindi ka masaktan at hindi ka kainin ng leon.
para makapaglingkod at si Daniel ay lumabas. Amen? At maglilingkod siya ng tapat sa Diyos. Tayo ganin din po. Lalabas tayo doon sa problema at hindi ka kakagatin, hindi ka masasaktan. Kasi alam ng Diyos na andun yung design mo para maglingkod sa Panginoon. Amen po? Sabi niya po sa verse 15, at dahil alam niya, at dahil alam nating pinakikinggan ng mga, pinakikinggan nga tayo, alam ng Diyos nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Alam niyo po, lahat ng kahilingan natin ay binibigay ng Diyos. Pero yun po ay ayon lamang sa Kanyang kalooban. Amen. Lagi na po natin sinasabi, may mga pastor na nagsabi na gusto ng Diyos na ikaw ay masaya. Tama po. Amen. Gusto ng Diyos na ibibigay yung hinihiling mo. Pero minsan may mga bagay na hindi natin maunawaan. At sabi niya sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay akong inilihim, sabi ng Diyos, na hindi niya na iahayag. Ang mahalaga lang ay sumunod po tayo. Alam niyo po, sabi niya, in every season, I will praise the Lord. In every season, I will praise the Lord. We will praise the Lord. Ano man ang panahon, amen, ano man yung nangyari, maglilingkod kami tayo sa Panginoon. Huwag po natin titignan kung ano yung season ngayon. Amen? Ang mahalaga, we will praise the Lord. Amen? So, ano man po yung kinalalagyan natin ngayon, ang tanging susi lamang ay tayo'y manalangin. Amen? Naging tapat sa Diyos. Amen? Yung ministry mo, kung anong ministry mo, pagyamanin mo. Kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, pagyamanin po natin. Amen po? Yung liyon ng buhay mo, bubusalan yan ng Panginoon. At maglalabas ka na maayos at maglilingkod sa Kanya. Amen po? So, sana po ay may natutunan tayo kahit konti. Na-encourage po natin ang bawat isa. Salamat po. Ito po si Pastora Ellie. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat, Pastora Lea. Tama po yung sinabi po ni Pastora Lea na kahit na po anong mangyari sa mga pagdaanan po natin ay patuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. Yung po sa isang buong linggo ay binigay po sa atin na message ng mga pastor na po na binigay sa atin na tayo po, ang Panginoong Diyos po natin ay sumasagot sa panalangin. At yung nga lang po, sinabi po ng ating senior pastor, tama, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Unang-una, kung ikaw ay may relasyon sa Diyos. Pangalawa, kung ikaw ay mayroong maayos na relasyon, amin po, sa ating Panginoon. At dapat alam mo ang batas ng Diyos. Maaring ikaw ay makarinig o madinig ng Diyos ng ang panalangin mo at marinig mo ang tinig ng Diyos. Kaya po, sa bawat isa sa atin, kailangan po natin ng meron tayong tamang relasyon sa Diyos. May relasyon ka, may maayos na relasyon ka, at alam mo ang batas ng Diyos. Sumasagot sa panalangin ang Diyos. Na naranasan po namin na kami ay ipagtanggol ng Panginoon na sinabi niya, doon po, doon sa sinabi niya kay Moises, sabi ni Moises sa mga Israelita, kayo ay huwag mabagabag matakot sapagkat ngayon ay ipagtatanggol tayo ng Panginoon. At yun nga po, sabi niya rin po sa John 15, verse 7, sabi niya, kung nananatili kayo sa akin at nanatili ang salita ko sa inyo, hindi ninyo ang iyong maibigan. Amin po, at ito ay aking ibibigay sa inyo. Yes, kinakailangan po natin sa panahon na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sa panahon na nananalangin ka, sa panahon na ikaw ay umaatin ng mga fellowship. Darating yung time na nagtatanim ka sa sarili mo para pagdating ng problema, magagamit mo ito at ilalabas mo ang sword of the Spirit. At ang salita ng Diyos, the belt of truth, na kinakailangan paninindigan mo,
na kailangan you stand firm. Amen po. Ngayon yun po ang share ko lang sa inyo. Ito yung gusto kong pinagmumuni-muni ko po. Yung 1 Timothy, amen po, 6:12. Sabi niya dito, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Sa Tagalog, sabi niya, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Napaka-pamilyar at napaka-palasak po talaga na ginagamit natin itong sinasabi natin, ang lakas pa natin sinasabi talaga, fight the good fight of faith. Pero how you can fight it? Paano mo masasabi na talagang mapapaglaban mo? Ano bang may pinapaglaban mo? Amen po? Yung pananampalataya mo. Ano yung pananampalataya mo? Ito ay yung mga inaral mo. Ito yung mga inatinan mo ng fellowship, inatinan mo ng camp, na pagdating ng problema, kinakailangan mo itong ipaglaban. Amen po? Na ang salita ng Diyos, ang siyang magiging lakas mo, ang siyang magiging sandata mo. At kinakailangan mo, amen po, sa loob, paano mo may papaglaban yung salita ng Diyos sa panahong nasa actual na nararanasan mo ang problema, sa actual na may sakit ka, sa actual na naranasan mo yung pait, yung sakit, amen po, dun sa actual na halos emotionally, mentally, spiritually, parang hindi gumagana, parang hindi mo maranasan, hindi mo marinig ang tinig ng Diyos, hindi mo makita ang kagalingan, hindi mo makita ang kasagutan. Ito po yung kinakailangan ipaglaban mo. At sa pakikipaglaban mo, kailangan mong tanggalin ang takot. At kailangan mong tanggalin ang doubt. At kinakailangan mong magkaroon ng peace. And on that peace, magkakaroon ka ng rest, kapayapaan, at darating ang salita ng Diyos na ipaglalaban mo at kakampihan mo, pagaganahin mo sa pananampalataya mo. At ito ang ipaglalaban natin sa Panginoon. Pilipilit mong paganahin ang pananampalataya mo at panghahawakan mo, iko-confess mo, iyahayag mo na kahit hindi mo nakikita, na kahit hindi mo pa nakikita, na kahit hindi mo nararamdaman, at na halos wala kang makita, ipaglalaban mo, amin po, ang salita ng Diyos. Dahil isa ka ng mananagumpay. Dahil ang anak ng Diyos, si Jesus, ay ipinakita na niya ang katagumpayan. Dahil ang kaaway ay talunan na. Kaya wala na siyang dapat gawin sa'yo, anuman ang dumating sa atin. Kailangan ang pakikipaglaban sa pananampalataya, makikita natin sa aktwal na nandiyan ang pinaka-problema. Amen po. Pero sabi niya, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin makakayanan. Tapat ang Diyos at bibigyan niya tayo ng kalakasan upang ito ay ating mapagtagumpayan. You have to fight. You have to isuot mo yung full armor of God. Amen po? Dahil hindi ang bawat isa ang kalaban natin, kundi may kalaban tayo sa Ephesians 6:12. Sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Isuot natin ang full armor of God in times of trouble, in times na mapait, masakit, amin po, nakikipaglaban ka, nandun ang belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of readiness, yung shield of faith, amen po,
yung helmet of salvation mo, hindi mawawala ang kaligtasan na binigay sa'yo ng Diyos during that problem. And sword of the Spirit, ilalabas mo ito at ipapakita mo. Amen po. Dahil sinabi niya sa Isaiah 43, verse 1 and 2. Amen po. Sabi niya rito, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Na lumalang sa inyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sasa iyo. Sa mga ilog ay hindi ka tatapakan niyaon. Pag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo. Hallelujah. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibibigay sa pinakatubos sa iyo, sa Egypto, Ethiopia, at ang Syria. Sabi niya po sa English, gusto ko lang basahin ito, I am the Lord who created you. Fear not. I have called you by name. You are mine. You pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you will not be burned. Neither shall the flame kindle on you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. So mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, we are victorious. Kaya kailangan natin ipaglaban ang pananampalataya during on the problem na ating napapagdaan. Yes, gusto kong pasalamatan ang aking nanay. Dahil simula nung ako'y naglingkod sa Panginoon, all support, binigay niya po sa akin, binigay niya sa amin. Siyang nagsasabi, sige, pumunta kayo, mag-ingat lang kayo, pero never niyang sinabi, ayokong maglingkod kayo. Hindi siya umimik kahit kailan. Siya yung nanay na nagbigay ng support sa amin. Kaya ipaglalaban mo ang salita ng Diyos dahil kasama namin si nanay ko na sumuporta para maglingkod sa Panginoon. Very happy siya. Every time na makikita niya kami, nakatayo sa pulpito, nakatayo sa harapan na nagtuturo ng salita ng Panginoon. I very thank God kasi binigyan kami ng nanay na alam po namin ang Diyos na nga nakakaalam. This is the time na nandudun na siya sa Panginoon. At nagpapasalamat kami sa Kanya dahil full support siya sa ministry namin. Kaya nga dapat kong ipaglaban, dapat natin ipaglaban ang salita ng Diyos dahil tayo ay mananagumpay na. Kaya ngayon, sa magitan ng panalangin, manatili tayo at kung ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin, tingin natin kung anong ating maibigay, ipagkakaloob niya. And we thank you sa pagtatanggol niya sa amin. Purihin ang Panginoon. Let us praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kagalakan mula sa'yo, kalakasan ko. Sa presensya mo, buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Kalakasan mula sa'yo, kalakasan ko. Sa presensya
puso buong lakas, isip at kaluluwa. Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay. Yes, ikaw ang buhay namin, Panginoon. At kagasang
somehow and hallelujah, we give you praise and glory, O God. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga, O Diyos, O Lord God. Hindi ka namin pwedeng ipagpalit, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw ang aming buhay. Ikaw, O Diyos, hallelujah, patuloy, O Lord God, na pupurihin at sasambahin po namin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, hallelujah, makakalapit kami ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Yes, O God. Nakikita niyo po ang sitwasyon po namin ngayon, O Diyos. Yes. Ang aming Presidente Duterte, hallelujah, Rodrigo Duterte, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, hallelujah, ng pusong mapagpakumbaba na malaman, Panginoon, ang iyong kalooban, masunod ang iyong kalooban, yes, Panginoon. Oh God, yes, sa mga desisyon niya, Panginoon, bigyan niyo po siya, O Diyos, ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Lord. Yes, oh at simula po sa kanya hanggang pababang posisyon, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo po sila ng katalunuhan na nagmumula sa iyo para mabigyan ng tamang desisyon, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon sa pandemic na ito, O Diyos. Yes, O God. Yes, ikaw Lord. Ang aming Diyos na dumudulog ng aming sumasagot sa aming mga panalangin. Yes, O God. At gagamitin namin ang authority namin na wasakin. Yes, sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Jesus' name. Na COVID-19 ay kumagin yes, sa pangalan ni Jesus. Sa bansang Pilipinas, yes, sa buong mundo. Yes, lumayas sa pangalan ni Jesus. Ikaw, pinatulaw ka namin, pinapalayas ka namin, pinapalayas ka namin. I rebuke you in Jesus' name. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po na yung anak mo si Jesus, ang kagalingan, yes, Panginoon. Lord, ang COVID-free, yes, O God. Yes, Jesus' Lord. Name, O God, sa buong bansa, sa bansang Pilipinas. Yes, O God. Panginoon, sa pangalan po na yung anak mo si Jesus, hallelujah. O God. Yes, O God. At Lord, sa pangalan po na anak mo si Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, O Diyos, dahil ikaw ang aming ama na handang sumagot sa aming mga panalangin. Yes, sa mga naapektuhan, O Lord God, yes, dalangin Lord. Po namin, O Diyos, na i-comfort niyo po ang bawat isa, Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Hayaan niyo, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga salita, ang mga anak mo na nakakilala sa iyo, Panginoon, ay iparating, dalihin naman sila, Panginoon, upang mapalakas ang mga naapektuhan yes, ito, God. O Diyos. Yes, Lord. At salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na siya nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, tagumpay, Father God, hallelujah, yes, at pag-asa, Panginoon. Yes, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, tinataas po namin sila. At O Diyos, ang aming mga frontliners, O Lord God. Yes, oh Panginoon, God. Ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga nagkatrabaho sa mga hospital, O Lord God. Lord, yes, ang mga frontliners, O God, yes, sa mga Lord. Malls, O Lord God. Yes, oh lahat God. Ng mga nagtatrabaho, Panginoon, hallelujah, na sila, Father God, mga frontliners, Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, sa yes, pangalan oh po na yung anak yes, na si Jesus. At ang bansang Pilipinas, binawasak namin ang false religion, false doctrine. Yes, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, damayin ang kami ng salvation, Jesus' in repentance, oh God. Jesus' name. Aputin niyo po, Panginoon, oh God, yes, this is the okay. time, oh yes, Lord, Lord, para makakilala sila. Because, Lord, you are, Panginoon, sa magitan lamang ng iyong anak na si Jesus, oh God, nagkakaroon ng kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Yes, kaya tinataas God. Namin sa iyo ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, Panginoon. Yes, oh and we declare, Lord God, once again for the COVID-free in Jesus' name, yes, oh God. God. Thank you, Panginoon, Jesus, maraming God. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Oh God, sa aming mga pastor, Father God, na nagbibigay, Panginoon, ng katuruan every day, O Lord God, sa FB lives, O Lord God, give them wisdom and knowledge, anointing, O Lord God, revelation na nagmumula sa iyo. Ingatan mo rin po sila, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, pampu ng kanilang buong pamilya. At sa bawat training, O Lord God, na nagaganap every Monday, O God, ang mga workers namin, patuloy niyong i-lift up sila, Panginoon, patuloy niyong sila bigyan ng love, joy, peace, O Lord God, at yung yes, hungerness nila sa paglilingkod, yes, yung joy sa paglilingkod, Father God, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, O Lord God. Gayun din po, Panginoon, ang mga under construction, O Lord God, na simbahan, Panginoon, na tunay walang makakapaghadlang sa iyo sa pangalan na iyo, sa pagbubukas ng simbahan na yan, O Diyos. Lord, sa Canada, Rema, Saudi, and Rema, Kuwait, O Lord God, yes, sa pangalan God, po yes, na yung Lord. Anak na si Jesus, tinataas po namin ito sa iyo, Father God. Gayun din po, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ang mga kapatiran po namin na nasa abroad,
Panginoon. Yes, o Lord, ingatan niyo po sila. Ano man ang kanilang ginagawa ngayon, yes, Panginoon. Lord. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Yes, i-comfort niyo, Lord God. Yes, hallelujah. Hayaan niyo yung mga salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na, Father God, na magbigay ng encouragement sa kanila. Maging katatagan nila, Panginoon. At pag-asa, o Diyos, ang kanila, yes, ang iyong mga salita. Yes, abutin mo sila, Panginoon. Pangalan po ng anak na si Jesus, o God. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa aming mga napanalangin. Patuloy, O Lord, na tinataas namin sa iyo ang aming simbahan, ang Rema Evangelistic Church International. Lord, sa kabuuan, Panginoon, O God, tinataas po namin ang aming Senior Pastor sa Pastor Boy, O God. Patuloy, O God, na ibigay mo sa kanya yung kalakasan, O Lord. Ibigay mo kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon, kanyang araw-araw, O Lord, na ginagawa, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa kanya. Comfort mo siya palagi, Panginoon. At Lord, ilayo mo siya sa mga sakit, sa pangalan ni sinawasan namin, sakit na taramdaman, COVID-19, sinawasan ka namin, pinapitulutan sa buhay ng amin, Senyor Pastor, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God, na patuloy talakasan niya, Lord, physical, spiritual, emotional, O God. Patuloy, Lord, na ibigay mo sa kanya, O God, ang wisdom, Panginoon, O Lord, upang paano hawakan ang ministeryo yung binigay sa kanya, O God. Dalit din po, Lord, tinatas namin kanya mga mahal sa buhay, yung mga kapatid, yes, Panginoon, patuloy na ingatan mo saan man sila naroroon, O God. At ganito po, Lord, dalangin namin ang aming mga elders, O God, Lord, ang mga district, Panginoon, ang board members, O God, Lord, ibigay mo, ibinite mo kami, Panginoon, ibigay mo, Panginoon, yung love, joy, yes, namin, Lord, Panginoon, sa paglilingkod, O God. Ingatan mo kami, Panginoon, sa physical, O Lord, at spiritual, O God, na pag-iitan mo mula, nagmumula sa iyo, Panginoon, yes, sa lahat, O God, ng kinagkatiwala walaan mo, O God, sa ministeryong ito. Amen. At Lord, dinatas din po namin ang aming mga kapasturan, O God. Yes, Lord, Lord, ang mga workers namin, ang mga miyembro namin, oh, Panginoon. Satanas, pinawasa kita, rule of darkness, yes, principalities, wickedness, high places, powers, stronghold, yes, in the mighty name of Jesus. Hindi ka na pinapahitulutan sa aming mga pastor, sa aming mga workers, sa aming mga miyembro, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. We rebuke you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. At Lord, nagpapakawala ako, Panginoon, Panginoon, O God, ng good help nila, yes, Panginoon, Lord, O God. Hallelujah. Lord, ng aming mga pastor, workers, mga miyembro, good immune system nila, Panginoon, yes, O God. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man sila pumunta, Panginoon, O God, yes, sa kanilang paglabas, Panginoon, yes, sa mga follow-up, sa mga ginagawa nilang activities, Panginoon, yes, ang pag-iingat mo, Pang-cover them by your precious blood of Jesus, Panginoon, amen. O God, ang mga miyembro namin, ang mga workers at ang mga pastor, O God, bigay mo rin po kalakasang physical sa kanila, O God. Lord, ibigay mo ang kanila mga pangangailangan, Panginoon, sa financial, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang aming God, ang provider namin na nataga-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat din, O God, sa patuloy, O God, na bigay mo sa kanila, Panginoon, O God, ang double anointing, Panginoon. Yes, Lord, mangusap ka sa kanila, Panginoon, O God. At ganun din po, ibigay mo, O God, sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng churches, O God, ng Rema, Panginoon. Lord, salamat sa rental na patuloy mo na binibigay, Panginoon, O God. Lord, sa mga alawa, says, Lord, salamat, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, sa mga nagbibigay, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, pa ng higit, Panginoon, sa hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon. Yes, Lord, ganitin po, dinadalangin namin sa iyo, O God. Lord, ang aming church planting, O God. Lord, idako mo ang aming mga pangyapak sa kabila ng pandemic na to, O God. Gagawa ka ng paraan, O God, upang maabot namin. Lord, maabot, Panginoon, O God, yung mga sulok, Panginoon, O God, ng bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita, O God. Lord, sa tao ay imposible, pero Lord, sa iyo ay walang imposible. All things are possible pagdating sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Lord, salamat sa mga pupuksan ng mga simbahan ngayon pa lang, Panginoon, O God, ay inaabot mo na ang mga kaluluwa, Panginoon, yes, O God, upang bago ka dumating, O Lord, O God, ay makakilala sila sa iyo, O Lord. At ganoon din po, O God, tinatas namin ang mga trainings namin, sa actual trainings namin, yes, Panginoon, Lord, Lord, ang mga camping namin, Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap, O God. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, we possess, Panginoon, we proclaim, Lord, O God.
Lord, na magkakaroon kami ng training, na actual, magkakaroon kami ng camping, O God, yes, Lord. O God. Tapat ang iyong mga pangako, O God, at Lord, yung pananampalataya namin, Panginoon, ito ay mangyayari, O Lord. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na dinadakila namin, pinasasalamatan namin, at lahat, Panginoon, O God, patuloy mo na ibigay sa amin ang burden ng paglilingkod, Panginoon. Hallelujah. O God, marami pong salamat, Ama, tinataas namin sa iyo at binibigay namin lahat ng aming pinanalangin, O God. Marami pong salamat. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, praise your name, Lord. Purihin ka. Sambahin ka, O God. Masalamatan ka, O God. Lord, salamat, O God, sa kalakasan, physical, spiritual, emotional, Panginoon, O God. Oh, we praise you, Lord. Salamat, O God. Kagalingan, Panginoon, O God, ng lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Praise your name, O Lord. Kalakasan ko, ikaw, Jesus. Yes, Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon. Sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po. God bless po.